Ano po ang comparison ng unintentional abortion sa intentional abortion? Ang pagkakaiba ng intentional abortion sa unintentional abortion, ang intentional abortion, pwedeng in intentional abortion, pwedeng may violence, pwedeng walang violence. Intentional abortion. Minsan kasi may intentional abortion na walang violence, pinainom lang ng gamot, pinainom ng mga anong dapat inumin para malaglag, with the consent of the mother or even without the consent of the mother, yun ang tinatawag na intentional abortion. Pwedeng may violence, pwedeng walang violence. Pero pag unintentional abortion ang pag-uusapan natin, always there must be violence. And second, ang intentional abortion, it shall be committed by the stranger or even by the mother. Intentional abortion. Pero pag unintentional abortion, it shall be committed only by the stranger. So, and third na pagkakaiba, in intentional abortion, requirement na alam ng akusado na buntis ang babae. Kailangan knowledge of pregnancy is a requirement in intentional abortion. In an intentional abortion, can be committed with or without knowledge of pregnancy of the woman. Si Arlene Antarlac, may tanong, may patanagutan po ba kayo, Mark? Ang nanay, if ever pinanaglag niya yung bata, pero malakas po yun talaga yung kapit ng bata, and then, na-deform lang yung body parts pagkapanganak, Kuya Mark. Nagawa niya pong uminom ng mga pampalaglag dahil na-depress lamang po siya. Ano po ang pananagutan nito sa batas? Ang sabi ng batas, pag ganun ang nangyayari, pwede niya matatawag na attempted intentional abortion, but still intentional abortion kasi pumayag siya, nagbigay siya ng consent na ilaglag ang kanyang anak. So still, intentional abortion yan. But of course, hindi siya matatawag na consummated kasi buhay pa rin ang bata. Maybe attempted intentional abortion.